Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Pinagbigyan ni Jesus ang hangad ng taong bayan. Nais nila ng palatandaan at si Jonas na nabuhay sa lumang tipan ang tanging palatandaang ibinigay ng Panginoon sa kanila. Nag-alangan si Jonas noong una sa pagsunod sa Diyos na pumunta at mangaral sa mga taga-Ninive. Ngunit nang gawin niya iyon, laking gulat niya dahil nagsisi sa kanilang mga kasalanan ang buong Ninive at humingi ng tawad sa Diyos. Mula sa hari hanggang sa karaniwang mamamayan at pati mga hayop ay isinama nila sa pagsasakripisyo. Bago naganap ang pangangaral ni Jonas, nanatili muna siya sa tiyan ng malaking isda na nagluwa naman sa kanya sa lupa ng Ninive sa ikatlong araw. Gayon din si Jesus, na nanatili sa libingan ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw at nakamit niya ang kaligtasan para sa sanlibutan. Pagsasagawa. Sa susunod na makita mo ang sarili mo na humihingi ng palatandaan sa Diyos, isipin mo si Jonas. Sagana sa palatandaan ng pagmamahal ng Diyos ang paligid. Maganda ring ikaw naman ang magpakita ng tanda ng pagmamahal mo sa Diyos.